Check this out, guys. Ang vlog na to, ang isishare ko sa inyo, sigurado akong mapakinabangan nyo na gusto to, lalong-lalo na sa mga nag-umpisa pa lang mag-YouTube. So, paano ba natin ma-reach ang 1,000 subscriber in 1 week? Guys, make sure na tatapusin nyo ang video ito dahil sasabihin ko po dito kung ano pong mga limang way para ma-reach po natin yung 1,000 subscriber. So, guys, mag-i-intro muna tayo. Let's go! Ano ba? Maaari kayo mayayari yun sa loob ng isang linggo, 1,000 subscriber. Hey! Ito na guys, umpisahan na po natin. Kung masipag lang talaga guys, walang imposible po ang 1,000 subscriber sa loob po ng isang linggo. Sa sobrang dami po na nagla-live streaming ngayon. Number one, interesting video. Ito yung mga iiwasan po natin yung mga morning routine. Kasi like for example, kung hindi ka naman kilala, wala talaga magkaka-interest talaga sa morning routine mo. So ano bang interesting video? Like for example, baguhang YouTuber ka pa lang naman, hindi ka kilala, gagawa tayo ng mga vlog na interesting, sobrang napaka-interesting. Like for example, maaari kang makisabay sa mga trending ngayon. Like for example na lang, sumabay ako sa trending. Like for example, yung kay Coco Martin. Umabot siya ng around 250,000 views ata. Hindi man ganun lahat na nag-subscribe sa akin, at least kahit papaano nadagdagan ang aking subscriber at views. Pangdalawa is creative thumbnail or interesting thumbnail. Guys, napaka-importante ng thumbnail. Kasi napapansin ko sa mga bagong YouTuber ngayon, ng mga nag-uumpisa pa lang, sobrang boring ng thumbnail. So like for example, ano bang sinasabi kong creative thumbnail at interesting thumbnail? Basta iiwasan po natin yung maglagay. Pag once naglagay ka ng thumbnail po, yung once na naglagay ka ng thumbnail is yung sobrang halos maaakit sila, sobrang interesting. But make it sure na interesting yung thumbnail mo, tapos ang laman ng video mo is hindi akma doon sa topic ng video mo. So ano bang pinupoint out ko rito? Yung clickbait na thumbnail. Like for example, nakagat ako ng ahas, tapos yung video mo pala is naglalaro ka lang ng Dota o naglalaro ka lang ng Angel, di ba? So yun yung sinasabi ko guys, iwasan po natin ang clickbait thumbnail. So maging creative po tayo, kailangan marunong kang maglaro. Alam mo kung paano laruin yung thumbnail na maakit po natin ng ating mga followers or subscriber. But make it sure na hindi po clickbait yung thumbnail na ginawa mo na hindi akma doon sa video ng topic mo. Napaka-importante nito guys. Pangtatlo, live streaming. Guys, believe me or not, sobrang dami na nagla-live streaming ngayon. Hindi tulad ng mga nagdaang taon. Sobrang hirap talaga kumuha ng 1,000 subscriber in 1 week or inside of 2 weeks, let's see. Kasi the past few sa mga nagdaang taon is bihira lang ang mga nagla-live streaming, puro mga vlog, araw-araw vlog. So bihira ka, or like for example, kahit na mag-comment ka is iilan lang din ang po magkaka-interest sa comment mo or papuntahan talaga yung bahay mo, kasi unang-una hindi ka kilala. Pero siguro may makukuha ka ng mga subscriber doon. Napaka-importante guys yung live streaming. Talagang maglaan ka lang talaga ng oras sa live streaming. Kasi kung masipag ka lang talaga mag-aatin sa mga live streaming, ipagpalagay natin sa isang araw kaya mong kumuha ng 150 subscriber na pupunta talaga sa bahay mo. Depende yun kung gaano ka talaga kasipag. So ito talagang maipapayo ko sa mga, mairecommend ko sa mga bagong YouTuber o mga nag-uumpisa pa lang na hindi pa naka 1,000 subscriber or may balak pa lang talaga papasukin ang larangan ng pag-vlog or pag-YouTube. Live streaming ang talagang napaka-importante sa lahat. Kasi kung aatin ka ng live streaming, lahat man ang nag-comment dyan is talagang
naghahanap ng mga subscriber. So, pag-usapan natin ng live streaming, guys. Kasi sa ngayon, umaatrin ako minsan ng mga live streaming sa mga kaibigan ko. Ang mali lang ng ibang mga YouTuber o mga nag-uumpisa palang magbablog o mag-uumpisa palang mag-YouTube, umaatin nga sila ng live streaming, is puro lang baba ng baba ng baba ng baba ng link. So, ang discarded dyan, mga kapatid, thank you kung babalik sila, thank you kung hindi sila babalik. Ang discarded sa live streaming is napakasimple lang. Magbaba ka ng link mo, make sure yung link mo sobrang iksi lang na hindi lalagpas na isang minuto. Pupunta ka sa link na binabagsak ng mga nandun sa mga sa live streaming. Puntahan mo yung isang link. Tapusin mo yung link. Mag-iwan ka ng comment na akma doon sa topic ng video niya. Is the reason is para hindi mauwi sa spam. Sabay, pindutin yung subscribe at huwag na rin ipagdamot yung thumbs up. Ano bang sinasabi kong para hindi mauwi sa spam? Kasi like for example, yung ibang mga nag-umpisa pa lang kasi sobrang sigurista. Like for example, ang topic ng video niya is pagluluto. Tapos yung comment niya is, nandito na ako, pabalik na lang. Ayun! Sobrang halatado. Sigurado ako talagang mauwi sa spam yun. Like for example, yung nag-comment ka sa kanya, alam niya na ang ibig mong sabihin, nangingisda ka na doon na kailangan kanyang balikan. Pangalawa, yung pang-apat, yung commenting. Sa commenting, hindi tayo ganun karami makakuha ng subscriber dito, but at least maging masipag ka pa rin sa mag-comment sa ibang mga malalaking vlogger, no? May posibilidad na pupuntahan ka kung sino mo magka-interest doon sa comment mo na sabihin mo, vlogger ka, nag-uumpisa ka pa lang, magtulungan tayo. Sigurado ako, may pupunta at dadalaw sa bahay mo. Panglima, yung sharing. Guys, make it sure na bawat upload mo ng mga videos sa iyong YouTube ay hindi ka po tama rin mag-share sa iyong mga social media account like Facebook account, sa page, may TikTok na ngayon, sa Instagram. Iyon yung limang napaka-importante, guys, kung paano natin ma-reach ng mabilis ang 1,000 subscriber sa loob ng 1 week. Walang imposible, guys, kung talagang masipag ka lang talaga, kung talagang trabahuin mo lang talaga siya. So yes, guys, walang imposible kung talagang magsipag ka lang talaga. Ngayon pa lang, sabihin ko sa inyo, sa mga nag-uumpisa magwa-YT, ipagpatuloy nyo po, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Kasi ganun rin ako, nung nag-umpisa ako, sobrang hirap ng mga content ko, pinaghirapan ko yung mga content ko, ilang oras ang inabot sa editing, tapos ang nanonood sa akin is talagang nasa 50, 60 viewers, 50 views. So guys, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Believe me or not, pag once na na-monetize na kayo, trust me, sobrang sarap sa pakiramdam. Parang gusto mo na gumawa ng mga content. Alam mo yung mga that time na hindi ka pa na-monetize, wala kang maisip na content. Pero guys, trust me, pag once na-monetize ka na, trust me, sobrang dami ng content na papasok sa utak mo. Nakaka-motivate. At saka, unang-una sa lahat, ang YT, guys, pag once na namumuni na kayo, pag alam nyo yung kalakaran sa YT, sobrang gandang way para kumita ka ng pera. Trust me. At guys, paalala lang, kahit na i-apply nyo yung limang sinasabi ko na limang dahilan para mapabilis o ma-reach natin agad yung 1,000 subscriber na to, kung tamad ka man mag-upload ng videos, ay malabo po talaga na ma-reach po natin ang ating 1,000 subscriber na hinihingi ni YT. Suggestion ko po, sobrang dami po nagla-live streaming ngayon. Tulad ko, nagpapaisda ako. So tinutulungan ko ang ating mga kababayan na nag-umpisa pa lang mag-YT. Kung araw-araw ka aatin ng LS, trust me, ang 1,000 na yan, baka sa loob ng isininggo, makukuha mo na agad. Guys, ito lang ang vlog ko sa ngayon. Meron lang kasi nag-request. Kung sakali meron kayong gustong i-request na vlog, i-comment sa baba. Huwag po kayong mahiya.
Guys, kung nagustuhan nyo po ang video ito, please, i-click nyo po yung thumbs up. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please, subscribe my YouTube channel. Click notification para updated ka sa aking next video na ilalabas.